Paano ba at bakit madaling masira ang ating washing kahit 3 to 4 months pa lang ay kakaroon na ito ng problema. So, uunahin natin yung washing. Kapag ang washing mo ay double, meron kang dryer, may washing ka. So, unahin natin yung tip, mga tips na para sa pag-maintenance natin sa washing natin para hindi siya mas madaling masira sa maiksing panahon. So, bago man ang washing natin o may kalumaan, ang sitwasyon niya ay pare-parehas lang din. Kahit bagong bili mo siya, kung hindi mo siya nabibigyan ng pansin, pwedeng sa loob lang ng 4 na buwan hanggang 6 na buwan, pwedeng masira na ito. Ang pinagmumula ng pagkasira ng washing ay maraming pwedeng maging dahilan. Pero ang kauna-unahan na pwedeng ikasira ng washing, ang motor assembly nito o yung rewind niya ay kahit na ito'y tinatawag na aluminum o copper, ang pagkakaiba lang niya ay konti lang ang diferensya. Yung copper mo kasi kung isang araw ka naglalaba o maghapon, tumatagal ito sa init. Kaya medyo maganda kung copper talaga yung motor mo. Ngayon kung aluminum naman, pwede mga kalahating araw, medyo may kainitan na siya. So, pwedeng masira agad siya. Kung, lalo na kung maghapon na wala siyang patayan, yung aluminum mo pwedeng bumigay agad. Ngayon, kung ang motor mo naman okay siya, ang paraan ng pag-trace kung may problema na yung washing mo, unang-una sa lahat yung ating gear case. Ito kasing gear case na to ay plastic na. Pati ang loob nito plastic na rin. So wala na yung dati na pundido o kaya ay alum. Meron ding bakal nito. So dahil plastic na siya, 4 to 6 months, pwedeng bumigay na siya. Ngayon kung hindi mo siya maagapan na makita, pwedeng madadamay na yung motor mo. Ang nagiging sanhi ng kalimitan ng gear case, pumapasok yung tubig dito. Dahil yung o-ring natin ay meron na siyang tama o yung naubos na sa kaiikot ng shafting. At yung bushing naman natin na dalawa, meron siyang isa dito at meron din siya dito sa ilalim. So pwedeng naubos din siya kaya dire-diretso na yung tubig. Pag napuno na yung kalooban nito ng tubig, lalabas siya, pupunta siya dito sa pinaglalagyan natin ng belt. Yung belt mo ngayon ay dudulas na dahil basa na siya. At kada ikot nito, sa tuwing iikot ang gear case mo, meron siyang ampias o talsik na paunti-unti na pumupunta sa motor assembly mo na siya niyang ikakasira dahil sa halimbawa maghapon mo siyang ginagamit mga halimbawa mga kalahating basong tubig ang napunta sa motor assembly mo, makakaramdam ka na ng pagka-ground dun sa tubig na ground dun sa tub. Pag naghahango ka ng damit, meron kang pagkakataon na mag-ground ka dahil dun sa pagkabasana ng motor assembly mo. Ang dahilan, ito nga. So, bago mangyari yon, kailangan 3 months na pagkabago ng pagkabili mo ng bago ng washing, ay 3 months to 4 months, buksan mo lang itong likod, takip sa likod. So, pandarin mo, lagyan mo ng tubig yung tub para matrace mo kung yung gear case mo ay meron ng problema kung tumatagas na o pumapasok na yung tubig doon. Pwede mong ilagay yung kamay mo dito habang pinaandar mo siya na may tubig para maramdaman ng kamay mo kung may umaampyas na sa balat mo. Ibig sabihin, meron siyang tumatalsik na nagaling ditong tubig. Kahit paunti-unti yan, pag naipon na yan dito sa motor assembly mo, pwede na yan masunog.
So yun yung unang paraan para doon sa pagliligtas mo doon sa motor assembly mo. Ngayon, kung hindi mo yun titingnan, meron kang palatandaan o makikitang palatandaan o sign na may problema na yung gear case mo, yung naririnig mo na siyang maingay. Dahil pag naririnig mo na siyang maingay, ibig sabihin yung lahat ng gear dito sa loob ay sumasala na o pwedeng may bungi na, napupwersa lang siya ng pag-ikot dahil lang sa motor mo. At dudulas na yan at hihina na yung pag-ikot, magtataka ka kung bakit dati-rati nakapaglagay ka ng halimbawa 10 damit, pero nung nilalagyan mo na siya, halos hindi na siya naiikot kasi dumudulas na tong belt mo dahil basa na siya. Hindi na siya makakaikot ng mabilis. At unti-unti na nga yun na dadami na yung tubig dito sa motor assembly mo na siya magiging sanhin ng pagkasunog. Yung nararamdaman mo o nararanasan mo na nag-ground ka na, sign na yon na itong gear case mo ay nagtutubig na sa ilalim at tumatalsik na dito sa motor assembly mo. So, yun yung unang-unang paraan para matrace mo kung bakit maingay na yung washing mo, bakit mahina na siyang umikot. Yun ang palatandaan na na meron na siyang tubig na dumadaloy pababa na dito sa pinaglalagyan mo ng belt, konektado doon, pupunta na siya dito sa motor assembly mo. So yun yung mga simpleng tips lang para sa pag-aalaga mo ng washing machine mo para maiwasan mo yung malaking gastusin. So habang kung naranasan mo halimbawa na gano'n na yung sitwasyon ng gear case mo, pwede ka nang bumili nito para mapalitan mo siya at hindi ka masyadong magastusan doon sa motor assembly mo after mapalitan mo to at pati yung belt. Dito naman po tayo sa dryer natin. So mga tips lang para malaman natin kung bakit ba mas nauunang masira itong dryer kaysa sa ating washing. Itong wash motor ay hindi nakatapat sa tab. Pero ito nakatapat mismo yan sa tab ng ating motor assembly. So ibig sabihin kung may problema yung rubber bellum mo, tumagas na yung tubig dito, papasok na siya palabas dito, papasok siya tapos lalabas dito, so tutuloy siya dito sa pinaka bell natin. So brake na, ito yung pinaka brake, yan meron tayong brake na ganyan. So pag pumasok na yung tubig, dadaloy siya dyan tapos babagsak na siya sa baba. Kaya mapapansin niyo siya, meron siyang kalawang. Ibig sabihin, sign na yan na yung tubig ay pumupunta na dito. At makikita rin niya yung ibabaw niya na parang meron siyang marka ng, ano, ng sabon. So, ibig sabihin, maliwanag na yung rubber bellum mo ay may problema na. So, sa rubber bellum kasi, laging problema niyan yung bushing sa loob. Kaya tumatagas na siya dyan, papasok dito, babagsak siya dito. Yung shafting ng tub, bihira yun masira, pero nasisira din, pero bihira lang talaga siya, kalimitan talaga ito ang nasisira. So pag sira na ito, tutuloy yung tubig dyan. Pag ikot nyan, kahit matino yung washing mo, matino ang gear case mo, pwedeng madamay pati yung washing mo dahil umiikot din ito, tatalsik din papunta sa wash motor mo. So mas perwisyo siya kaysa sa gear case, dahil ang gear case pag tumalsik yung tubig, halos malayo na yung pagitan, bihirang siguro depende sa dami ng tulo ng gear case para maabot pa niya nito. Pero pag ito ang nagkaroon ng problema, ang rubber bellum mo, at pumunta ang tubig dito, yung motor mo sa wash mas madali ding madamay kasi malapit lang. Okay. Ang naninira kalimitan ito,
papasok dito ang tubig, kasing tulad ng gear case. Tubig din yung nagiging problema. Dito, tubig din. Sa pagbagsak niya dyan, tutuloy na siya doon sa ilalim hanggang sa makaramdam ka na ng ground uli. Magtataka ka, okay naman yung wash mo. Okay na, walang tulo, walang tagas o ampyas doon sa kamay mo. Pero, bakit merong ground? O kung mapapadikit ka sa dulo ng mga body o ng body ng bawat sulok ng body ng washing mo. So, yung sign na kaya ka nag-ground kasi may motor na basa na. Meron na siyang tubig. So, ito yun. Pagka nagkaroon siya ng tubig na doon, tumatalsik pati yung motor mo sa wash mo, madadamay. So, yun yung pinaka-grabe na problema sa dryer kung bakit lagi siyang nauunang masira kesa sa wash motor mo. Kasi nga, dahil dito, ito lagi yung pangunahin na nasisira. Kasi kung walang problema ito, walang susuot kahit gapatak na o isang patak na tubig dito sa lugar na to dahil okay yung rubber belo mo. Maraming nagtataka na bakit yung tubig ng washing pumupunta sa dryer. Ito po yung dahilan. Ito pong ating drain assembly. So pag binuksan natin ito, pinipit lang po ito. May makikita po tayo dito na ito, merong spring. So yung spring nabubulok kapag ka hindi stainless. Nauubos po yan. So hindi na po gagana yung ano, yung ating goma. Itong pinakagomang to, yun yung dumidiin doon sa ano, para hindi makalabas yung tubig. Kapag malutong na ito, matigas na, hindi na siya naglalaro, tutuloy na po yung tubig sa dryer. Yun din pong mga himulmol, pardible, hairpin, pera, bumabara din po dyan, kumakalang dito sa pinakagoma. Pagka mayroon po nung tayong makikita, ilinisin natin yung mga buhok, alisin po natin dito. Linisin natin itong ibabaw na to. Tanggalin natin yung mga himulmol ng damit para hindi na po pumunta yung tubig. At kung matigas na po siya, pwede na natin siya palitan. Bibili lang po tayong stilahan. Pati po yung spring, nabibili din po ito. So, yun po yung isa pa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung speed motor natin. Pag nakaramdam na kayo ng ground, ibig sabihin may tubig na po yung ating motor. Ganon din po sa washing. Ganon lang po. Dagdag po ito sa nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng tubig yung ating dryer. Yan ang laging pinagtataka ng marami na bakit daw yung tubig pumupunta sa dryer. So yan po, ito po yung dahilan. Buksan lang po niya yan at linisin. Tapos tingnan kung matigas na po yung pinakagoma niya. Ang isa pang tip na pwedeng ikasira ng motor mo kung okay naman yung rubber belo mo, walang tumatagas na tubig, pero bakit hindi siya umiikot? Pwedeng itong brake mo kinalawang, naputol, kinalawang doon, hindi na siya gumagana, so hindi na siya naglalaro. Pwedeng na-stuck na yung brake mo para dito sa bell. Kasi ito ay umiikot din kasama ng tab. So kung nakapreno ka, huhugong lang yung motor mo. Pag napabayaan mo yan, yung paghugong ng motor mo, hindi mo napansin, iniwan mo siya, pinihit mo yung timer, pero muhugong lang siya, hindi mo siya napansin, pwedeng pumutok na ito. Dahil sa nababad siya na hindi siya umiikot na humuhugong. Kaya bumigay yung pinaka-rewind mo. So, isa yon sa pwedeng maging dahilan ng pagkasira, ang brake natin. Yan. Pangalawa po na pwedeng masira ay yung shafting ng motor assembly mo at saka yung bushing. Ganon din sa
bukas motor. Pwedeng okay yung gear case mo, okay yung belt mo, okay yung capacitor mo, pero mabagal umikot o kaya maingay na yung ikot ng motor mo, pwedeng sira yung shafting, pwedeng sira yung bushing. So parehas lang siya na magiging problema doon sa loob ng motor assembly. Pero kalimitan talaga itong dalawa ang salarin, itong rubber belo ng dryer at yung gear case ng washing na pinakawas natin. So yung silang dalawa lagi yung pinapasukan ng tubig. So ano naman ang paraan na katulad ng ginawa natin dito sa washing para matrace natin kung may problema ng gear case. Dito ano bang paraan natin? Ganun din. Pag nagpaikot ka, open lang yung likod, makikita mong umiikot to, iganon mo din yung kamay mo dito. No, may mararamdaman ka rin na tumatalsik gawa nito. Itong iikot. So pag ikot yan, may tatalsik yan ng tubig. At makikita mo naman yan ng mata mo, lalo na kung gagamit ka ng flashlight, makikita mo kung may tumatagas na tubig dito habang nagda-dryer ka. So pag umikot siya, meron ding mararamdaman yung kamay mo kung may tumatalsik siyang tubig. So pag naranasan mo na meron ng tumatalsik na tubig, ibig sabihin, huwag mo nang ituloy. Ganon din dito, huwag mo na rin ituloy, palitan mo na sila. Palitan mo yung gear case mo, palitan mo ang rubber belo mo. So sila kasi po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tubig yung ating mga motor. Ngayon, kung naramdaman mo na malala na yung problema, stuck up na yung motor mo, stuck up na rin yung dryer mo dahil napabayaan mo na siya, hindi mo agad natingnan o nakita na gano'n na yung problema niya dahil hindi mo naman alam. At kung bago ka lang sa channel ko halimbawa, so ngayon mo lang siya malalaman. So papasok na to sa repair o restoration. Ngayon, kung ikaw ay magpapa-repair, siyempre hindi mo na magiging problema yan. Ang magiging problema mo dyan kung magkano ang babayaran mo. Ngayon, kung gusto mo na ikaw mismo yung gumawa o matuto ka nito at hindi ka masyadong gumastos, bibili ka lang ng motor, palitan mo, pero ang tanong, dahil hindi ka nga marunong, hindi mo yun magagawa. Kung gusto mo na ikaw mismo yung mag-maintenance ng mga gamit mo, electric pan man yan o washing machine o dryer, pwede kang makapag-aral. Bisitahin mo lang itong YouTube channel ko, kompleto ito. Matututunan mo kung paano pag gumamit ng tester, kung paano ang pag-check ng mga electric pan, pag-repair, paano pagpapalit, pagbuo, pag-disassemble. So nandun siya lahat, pati itong washing dryer, ganun din. So malaki yung matitipid mo kung mag-aaral ka. Dahil ito naman ay papanoorin mo lang naman at papakinggan. Wala ka na muna ditong gagawing aktwal. So pagka naaral mo na siya, pwede mo siyang i-aktwal na mismo doon sa sarili mong gamit para matutunan mo siya ng mas mabilis. Kasi ang isang nakikinig at nanonood ng isang tutorial, hindi magiging mahusay kung hindi mo mismo aktwal na gagawin. Kailangan magkaroon ka ng aktwal na gagawin. Nagagayahin mo kung ano yung itinuturo doon sa tutorial. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan lang na mag-subscribe, like mo, i-share mo para makatulong sa iba. So tutukan mo lang yung mga iba-ibang trouble ng washing machine at saka ng electric pan. Kasi malaking tulong ito para makatipid ka sa mga gastusin mo sa loob ng bahay. Na imbis na gamitin mo sa ibang bagay yung gagastusin mo dito na pambayad sa manggagawa, ikaw na mismo pwedeng magawa mo ito. So ang isang maganda na nakatutok ka sa tutorial,
makikita mo doon kung paano mo bubuksan ito lahat. Kasi sa ibang nagbablog ng tutorial, hindi na ipapakita yung kung paano mo siya binuksan. Hindi mo marirepair o mapapaltan ang lahat ng mga sira ng washing na ito kung hindi mo alam kung paano mo siya bubuksan. So kung susubaybay ka lang sa YouTube channel ko, Dom's Restoration, makikita mo doon kung paano mo siya bubuksan. Mahirap o madali siyang buksan, na andun siya, matututunan mo siya ng maayos. Kaya huwag mong kalimutan na yung may pagpapahalaga sa iyong gamit ay makakatulong para makaiwas ka sa malaking gastusin. At baka pwedeng maging hanap buhay mo na rin, dahil ito ay walang katapusang trabaho. Hindi ito ang lalapitan mo. Hindi yung trabaho ang lalapitan mo. Yung trabaho ang lalapit sa iyo. Pagising mo sa umaga, makikita mo na lang nandyan na sa harapan ng bahay mo o harapan ng pintuan mo yung mga pera na gagawin mo. At napakadali naman siyang tapusin kapag alam mo na yung gagawin mo. So, sa tutorial na to ay nandun, kompleto na. Hindi mo na siya kailangan pang tanungin yung nag-tutor kung anong gagawin mo, dahil wala tayong ikukulang o ilalakdaw sa pagtuturo nito para sa iyo, para sa pamilya mo. Sumubaybay lang kayo po sa tutorial nito para po hindi lang makatulong doon sa pansarili ninyong pangangailangan, pati baka makatulong din na maging hanap buhay mo na siya habang buhay.